Nakiusap ang Metro Manila Council sa mga mall owners. Ibalik ang adjusted mall hours bilang bahagi ng traffic management plan gaya ng ginawa noong isang taon para maiwasan ang Carmageddon tuwing Christmas rush shopping. Pumayag naman ang mga mall. Adjusted mall hours na simula sa November 15. Yung ating Christmas shopping, mahirap magsabay-sabay tayo. Kaya ang ginagawa natin, spread out natin ito. So starting November 15, ang mall hours will be from 11 o'clock to 11 o'clock. No? Except of course, kung ikaw ay grocery, supermarket, nakiusap ang mga malls na pwedeng ganon, mas maaga. Okay lang yun. Or even yung mga nagsiserve ng mga breakfast, pwede rin yun. Bagamat nagdagdag na rin ang capacity sa mga public transport, baka magahol pag uwian na ang mga shoppers. Pag nagkapilahan na at agawan sa sasakyan, super spreader na yan. Bagay na iiwasan ng mga mayor. Pirmado ng 17 metro mayors ang resolusyon na nagtatanggal sa curfew hours na 12 midnight to 4 a.m. Pero may kanya-kanyang ordinansa ang ilang LGU patungkol sa curfew sa mga menor de edad. Sa San Juan, bagamat susunod sila sa pagtanggal ng curfew hours, huwag daw muna magbunyi ang mga kabataan edad 18 pababa. Kung ang curfew natin sa Metro Manila ay lifted, ibig sabihin lifted na rin ito for minors. Ngunit tandaan po natin, ang IATF ay meron pong mga panuntunan kung saan lang pwedeng pumunta ang minors. Paalala ni Zamora, outdoor exercises, pagbili ng essential goods and services, at kung magtatrabaho lang ang pinayagan ng IATF na pagkilos ng mga menor de edad. Kapag lumabag, magulang o guardian ng mga ito ang mananagot. Saan pwedeng ipatawag ng barangay kung mahuli nga ang menor de edad sa labas at saan pwedeng mabigyan ng multa? Ang mall na magpapapasok sa mga bata pwedeng ipasara. Sa Navota City, ipaparebisa ni Mayor Toby Tiangco ang curfew ordinance nila sa mga kabataan. Matagal na kasing may curfew sa mga bata sa syudad, kaya pinag-iisipan ng lungsod ang angkop na multa at parusa. Sa Quezon City, tuloy ang curfew sa mga menor de edad, sabi ni Mayor Joy Belmonte. 10 p.m. to 4 a.m., bawal na sa labas ang mga bata. Sa Makati, tuloy din ang pagpapatupad ng ordinansa. May curfew pa rin ang mga menor de edad. Sa Manila, lifted ang curfew, sabi ni Mayor Isko Moreno. Ang Parañaque walang ordinansa, kaya alinsunod sa MMC, wala ng curfew simula bukas. Sa Valenzuela, gagawa ng panuntunan si Mayor Rex Gatchalian para sa curfew ng mga minors. Sa Mandaluyong, 17 years old pababa, may curfew, 10 p.m. to 4 a.m. Sa Muntinlupa, may ordinansa. Bawal sa labas ang menor de edad mula hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Si Pateros Mayor Ike Ponce, hinay-hinay ang gustong pagluluwag. Mas gusto kong dahan-dahan kesa naman biglain natin ito at magkaroon na naman ng problema. Pinapayagan naman natin yung mga minors sa labas basta't kasama yung mga magulang. Kaya lang, yung mga pupunta sa malls ay meron pa rin mga nire-restrict dito. No? Sa gagawin nating pagbabago ngayon ay mas magiging maluwag pero palaging kasamang magulang. Ay di maganda kasi makakapagbukas na naman kami ng 24 hours. Hindi po ako makarelate kasi hindi po ako pinapalabas ng magulang ko. Strikto po yung magulang ko. Magiging strikto din ang MMDA sa mall-wide sale. Bawal yan mula Lunes hanggang Biyernes. Pwede pag Sabado, Linggo at Holiday. Sa gabi rin ang delivery ng mga goods para di makipagsabayan sa traffic. Nasa 19 ang mall sa kahabaan ng EDSA. Doris Bigornia, ABS-CBN News.